What about turning po? So, para sa video na to, ituturuan ko kayo paano makagawa ng crossword puzzle gamit yung MS Excel. O, how to make crossword puzzle using MS Excel. So, una, kailangan muna natin gumawa ng sheet ng 10 by 10, 10 column, then 10 rows na sheet natin. Halimbawa, nilalagay ko itong dalawa na to, tapos merge ko lang siya. And, copy ko siya ng 10 po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes. Sakto. Yung 10 po din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, para magmukha siya ng square, kailangan natin adjust ng konti. Okay, so at reply sa task nila, yes. Para sabay-sabay sila na-adjust. Ngayon, kapag nakagawa na tayo ng square, ano natin, tendon ko, ito natin siya ng border o yung all borders na tinatawa. Pagkatapos nun, isip tayo ng word, punta ng pala. So, baka natin dito is kasaysayan. Hindi ba ko yun? Aba ako na yung ano. Laki ako na yung ating number 36. Tapos, center na natin yan. So, bawa ilagay ko dito yung salitang kasaysayan. Ha? Ayan, kaya ko malaki. So ngayon, ang purpose natin dito, move na natin. Maganda. Bawa natin na ka, sign, saya. Okay, sa dulo, shield na natin ito. So yun yung purpose natin. Una, nilangan mo natin kung ito yung 10 by 10 natin. Depende sa ating vocabulary, ang dami pa. Ang daming shade yung magagawa natin. Okay, so kita tayo dito para masimba natin siya. Okay, sa pababa naman, ang din magbubuo natin. No, kasi sayang, dito naman. Nagsisimula sa K. Halimbawa natin sana. Okay, so kapag na nabuo na natin yan, lagay natin sa mga dulo natin natin ang sheet. Kaya yung ginawa ko dito. Sa sheet 1, meron na ang mga so, yung 10 na rows and then 10 pababa. So, ang gagawin ko lang, kumuin ko siya ng mga word. Halimbawa, kaya sisi, kaya kalaykay, sa pababa, UN, snow, tahan, pagdang, alabang, epipunan, abo, abaka. So dapat lang, sa bawat pahalang at pababa, is meron tayong mabubuong salita. Bawal po ang hindi mabubuong word. So lahat po yung maitigan natin, pwede natin ito na question. Ngayon po, after na makagawa na natin yan, so kailangan natin pindutin ito. Ito yung unang pahalang at unang pababa. So lalagyan natin siya ng questions. Kung mapapansin niyo ang crossword, meron siyang pahalang, crossword, saka horizontal, saka vertical. So ganun din yung gagawin natin. For example, ito yung horizontal, kula sisi, ito naman yung vertical, kalahikay, o yung pababa. So ang gagawin po, punta ko sa data, then data validation, input message, tapos title, lagay ko dito, horizontal. Horizontal. So ibig sabihin mo, yung question na to is para sa horizontal. So ano ba yung lalagay natin sa horizontal? Dapat ang sagot is kula sisi. Lagay natin number 1, kabit. Okay. So, tapos okay lang natin, pero meron tayong pababa. So, double enter lang tayo. Tapos, lagay na lang natin ito vertical. Vertical. Tapos, enter lang uli. So, lagay natin yung question natin kapag vertical. So, lagay natin 1. Tapos, gamit sa pag-ahalaman. Okay, tapos okay lang natin. So mapapansin natin yan, kapag nilagyan na affiliate natin to, meron tayong question ng horizontal, ang tawag doon candid. So tapos sa vertical naman, dami sa paghahalaman. So dapat, yung salitang magbubuo natin dito, dapat nagsisimula din sa unang letter ng sagot natin sa horizontal, yung magbubuo natin dito.
Okay, so number one question sa palang. So ano yung magiging pangalawang question natin sa palang dito? Dito na tayo. So dapat dito sa palang na to is pwede natin data. Data validation ulit tayo. Dahil palang lang siya. Input message. Horizontal lang yung nalagay ko. Horizontal. Tapos lagay ko lang dito is hahulapi. So number 2 to. Number 2, hudok. Hulapi. So ano ba yung mga hulapi natin? Ano? Halaman, magiging halamanan. So next, 1, horizontal tuton. Ito naman tayo, pangatlo. Nakapunta ulit tayo sa data, input message, horizontal ulit. Horizontal. Tapos lagi naman natin dito, 3, redo. Tapos kung ano yung question, BA. Ibawa natin, bachelor of administration. Daglat. Lagyan natin daglat. So ano ba yung daglat ng Bachelor of Administration? So pwede natin sabihin na BA. Okay, so meron tayong question ng palang 1, 2, and 3. So sa pababa naman tayo. At yung magiging question ko sa pababa. So data, then input message, lagyan ko naman dito vertical. Vertical. Pagkatapos ng vertical, lagay natin yung input message. Number 2, question siya sa pababa. Lagay natin doon, UN. United Nation. Naglat. Alam na yun, nabit na yan. Tapos, okay lang natin. So, magkakaroon ka. Pag tinutukan natin to, ang tanong pala dito is United Nation. Naglat. So, number 3, pababa. Data, validation, input message, vertical ulit. Vertical. Lagyan naman natin dito Tagalog ng halimbawa natin ako as no, Tagalog ng yeah. Mali. Yellow sa Amerika. Lagyan natin yellow sa Amerika is snow. So number 3, ay hindi natin ilagay yung number, okay lang. So next, dito naman sa may pang-apat, lagay natin dito validation, lagay natin vertical lang ulit, vertical. Tapos lagay natin dito yung number 4 question natin, 4, tudok, enter, tahan. Ayan. Eagle sa pag-iyak. So ang tamang sagot is, ngayon, kapag nalagyan na natin lahat yan, nalagyan na natin natin ng question, ang gagawin na natin, is po-copy natin yan. Dito muna tayo. Copyin muna natin. So, muna natin ito ng copy. Lagyan natin ang, yung magiging, malalaman natin kung tama yung sagot natin o hindi. So, i-highlight ko na lahat ng letter K. Lahat na makikita kong letter K, highlight ko na. Control at control, tapos click lang. Okay, may kapag nakikita ang letter K, so ayun pa ito sa isa. So wala na. Tapos pagkatapos niyan, punta naman kayo ngayon sa home. Tapos conditional formatting. Highlight cell rules. Equal to. Tapos format cell that contain equal to. Cancel ko muna. Home, conditional formatting, new rule. Format cell that contain yan. Cell value equal to tapos sulat natin yung letter K. Format natin yung kanyang fill color. Yung color tayo na kapag letter K yung may sulat doon, mag-highlight siya for example ng yellow. Okay. Tapos okay. Lahat ng pang-fill natin is yellow. Yan. So ngayon, dito naman, letter U naman tayo. Lahat ng letter U. Ang letter U. So, mali lang naman yan. Kailangan natin maninaw lang.
Okay, tapos pag wala na, punta ulit tayo conditional formatting. Data, kung pala. Conditional formatting. I-condition natin. Rule tayo. Format of cell contain cell value equal to letter U. Kapag ang format naman ito is hindi natin yung L din. Okay, tapos okay. Okay, sa lahat ng letter L. Highlight ko lang yung mga letter L. Click lang at click. Wala na bang L? Wala na. Okay, ito ulit tayo conditional. Moral lang ulit tayo. Tapos, format of the cell that contains cell value equal to tapos letter L. Mamaya papaliwanag ko bakit kailangan i-format ang yellow. Tapos yellow natin. Okay, bakit hindi na lang sabay-sabay search? Okay, mamaya malalaman yan. Okay, ito marami letter A. Control, click ko muna. Control, click natin lahat ng letter A. Yan. Meron pa ba? Lahat ng letter A. Mamaya pagtaas na ito, makagilipan natin lahat ng mail. Tinuwa natin dito is ano na, tuloy dilaw na. Kung hindi pa dilaw, sabihin mo hindi pa siya nalalagyan ng conditional formatting. Okay, so conditional formatting, new rule na lang gamitin natin. As on, format on the cell that contain, equal to letter A naman. As format natin, na kaming fill color will be yellow. Okay, so mga nilalagyan natin ng designated area. Kung kailan siya magiging ng yellow. S. Control. Ito natin lahat ang letter S. So, copy lang ang letter S. Natin, lalagyan natin ang question. Ha? Pero after na malagyan na natin lahat ng question, lalagyan na natin ang conditional formatting. Tapos, format on the S. Contain. Equal to lang natin. Letter S naman tayo. S format. Tapos click natin sa yellow, then okay, tapos okay. Kaya buuwi lang natin yung isang word sa task na yan. Para makita nyo kung bakit kailangan natin gawin i-highlight. By the way, okay naman ako kaya ito na yung word. Conditional formatting naman tayo. Buro ulit, tapos format cell that contain equal to letter I naman. So, tapos format natin na magiging yellow siya. Okay, so ganito po yun. Hindi ko na muna tatapusin na. Total, nakabuo na tayo sa board. Ngayon, kapag nagawa na natin lahat yan sa letter na to sa buong crossword, copy lang natin siya. Copy. Tapos ilalagay natin sa sheet. Nalalagay natin yung answer key. Control D. Ngayon, lahat yan may kulay na. Ito yung answer. So dito natin ngayon palalaroan ito. Example na lang natin. Number one, delete ko lahat ng letters. So nawala po yung pink color natin ni yellow. Pero pwede tayo mag-crossword puzzle kapag pinindot natin itong palang. So kabit. Mag-iisip tayo ngayon ng salita na 2, 4, 6, 8 letters na ang kahulugan na ikabit. Then sa vertical naman, mag-iisip tayo ng gamit sa paghahalaman na meron din 8 letters. So halimbawa, naisip natin yung salitang kulasisi. No, makikita natin kapag nilagay natin yung sagot natin, mag-yellow siya. So, ibig sabihin nun, tama yung sagot natin. Okay, hindi na natin kailangan maghintay pa ng dyalo na bukasin para malaman kung tama yung masagot natin. Ito, number two, gamit sa paghalaman. So, nabawa natin kalalikay. So, hindi natin nilagyan lahat ng data validation, conditional formatting, kaya iba hindi na didilaw. So, kailangan, pero lagyan natin lahat. Pagkagawa natin, meron tayo dito yung dalawa. Conditional format ng tayo. Hindi ko lang kailangan balikan ito. Rule, dapat lahat, halos na pinagin ng equal to kung saan siya dapat na ano. May format, yung below lang din. Okay. So, nakabuo na tayo ng crossword puzzle using Excel. So, kung tatanungin natin ano, ulap. So, ano lang naman. So, dahil hindi natin yung nalagyan ng conditional formatting, hindi siya nag-iiraw. Tanong natin dito. Tigil sa pag-iyak. Lahat. So, hindi natin nilagyan ng ibang letters, kaya hindi pa siya magkukulay. So, yun lang po. Sana may nag-iiraw. So, stop share muna tayo. And I'm looking for all. Thank you.